mapapansin natin ang mga simpleng concrete tables na ito na may mga pagkain pa na natira. At ito ang nagsisilbing kitchen habang ang mga pipes ay nagsisilbing mga bedroom at mga tahanan ng mga Chinese citizen na ito. Ang tanong ay, bakit sila nakatira dito? At bakit pinapabayaan sila ng gobyerno ng China? At sa pagiging superpower ng bansang China, bakit milyon-milyon ngayon ang nawawalan ng trabaho sa bansang China? At bakit milyon-milyon ang naghihirap sa China? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kapansin-pansin, mga kaibigan, ang mga nangyayari ngayon sa bansang China. Dumadami kasi ang kanilang mga problema. Isa na rin dito ang kawalan ng mga trabaho sa bansang China. Ang aking pag-iisip noon ay makikita sa China ang pinakamaraming trabaho dahil napakaraming mga factories dito. Dahil halos lahat ng mga gamit ko ay nababasa ko ang made in China. Pati na rin ang aking cellphone ay made in China. Mga damit ay made in China. Kaya naman, naiisip ko, siguro ay napakaraming mga factories sa bansang China. Ngunit ito ang katotohanan ngayon, mga kaibigan, sa bansang China, dahil marami ang mga tao ay walang trabaho. Ito ay dahil ang mga kumpanya, katulad na lamang ng Nokia, Microsoft at ilan pang mga kumpanya ng United States ay pinull out na ang mga pabrika sa bansang China. Gayon din ang Panasonic, Daikin at ilang mga malalaki mga kumpanya ng Japan ay pinupull out na rin nila at nilalagay na sa bansang Japan. Ibig sabihin, mga kaibigan, marami ang mga kumpanya mula sa Amerika, Japan at iba pang mga bansa ay pinupull out ang kanilang mga pabrika sa bansang China. At umabot, mga kaibigan, sa taong ito ang pinakamataas na unemployment rate sa bansang China na umaabot ng 20.4%. Ika pa ng isang tweet dito ng isang netizen ng China, "Never has any country's president or prime minister called on young people to embrace hardship, even during Mao's era. He would flatter the young, calling them the morning sun at 8 or 9 o'clock in this era of globalization, with increasingly quick and transparent information dissemination. Asking young people to embrace hardship is a disdain for the young. It's unbelievable that the party media sings praises for this and uploads it from the top to bottom. Why abandon a peaceful life and insist on making young people suffer? What is the motive behind this? And where is it trying to lead the young generation?" Ika pa ni Kai Shen Kun, isang netizen na nag-tweet sa social media. Tunay nga, mga kaibigan, kung ating mapapansin, ang mga leaders ng nakaraan at maging si President Xi Jinping ay binabanggit niya na maliwanag ang future ng mga kabataan ito. Ngunit ngayon mapapansin natin na naghihirap ang mga kabataan. Kaya naman nakatira ang napakaraming mga kabataan ngayon sa mga pipes na ito dahil sila ay walang trabaho. Ang karamihan kasi sa mga kabataan, pag nag-edad na ng 18 sa bansang China, ay dapat independent na sila. Ang kaawa-awang mga kabataan ay nagiging independent nga, ngunit wala naman silang tirahan. Wala silang trabaho at wala silang pagkukuhanan ng kanilang pag-araw-araw na magagamit para sila ay mag-survive sa bansang China. Kaya naman napakahirap, mga kaibigan, ang nararanasan ngayon ng bansang China. At nawa ay pagpatuloy natin na ipanalangin ang mga kabataan sa bansang China. Psalm 55 verse 22, "Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan kanya. Hindi niya papabayaan ang mga matuwid magpakailanman." Mga kaibigan, tayo'y mapalad pag tayo ay matuwid sa ating Panginoong Diyos dahil hindi niya tayo kailanman papabayaan. Kaya naman hinihikayat kita, kaibigan, na ipagpatuloy natin ang pagiging matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Nanawa ay hindi natin maranasan ang mga paghihirap na nararanasan ng mga taong hindi nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming panalangin, mga pangirihan naming Diyos,
tunay ng Panginoon na pag hindi kami nananampalataya sa inyo, ay kami ay magkakaroon ng napakaraming mga problema sa buhay na ito. Kahirapan na hindi namin kayang solusyonan. Ngunit salamat Panginoon dahil patuloy niyo kaming pinapaalalahanan na pag kami Panginoon ay may pananampalataya sa inyo, ay hindi niyo kailanman kami papabayaan, lalong higit pag kami ay matuwid sa inyong banalarapan. Pakalinisin kami Panginoon sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala upang karapat dapat kami natanggapin ang iyong pagpapala at tawaging matuwid sa inyong harapan. Salamat Panginoon sa inyong grasya at salamat sa aming Panginoong Jesucristo. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at sa lahat ng aming pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen.